Ang gandang gabi sa inyo. Ito si Mami Ning. Guys, masayang masaya lang ako kasi proclamation ngayon ng Vice President at saka President of the Philippines. Talagang lubos na lubos ang tuwa ko kasi at least official na na naideklara na talagang pangulo na si BBM at saka si Sara Inday as Vice President. So, tuwang-tuwa ako kasi at least yung inaasam-asam natin o hindi naman karamihan sa lahat na bumoto kay BBM o wala, overwhelming lang talaga ako kaya ako nakapag video kasi nanood ako ng ano ng proclamation ng Senate kanina. So tuwang-tuwa lang ako kasi official na talaga na ano, hindi katulad nung ano na sinabi nila baka hindi pa magiging ano. Ang dami-dami pang chichiburichi na nakakakaba kasi hindi mo pa matatawag na talagang siya yung president talaga kasi nga ang dami-dami pang humahabol. So yun lang, masayang masaya ako kasi na-adjourn na siya kanina at talagang sa tuwa ko guys. Napaluha talaga ako kasi yun na nga, at least talagang ano na, talagang mababago na siguro yung Pilipinas pag si BBM na yung manalo. So hindi naman natin agad-agad masasabi na mababago niya agad ang Pilipinas, so bibigyan pa natin siya ng siguro sa isang may tinatawag silang honeymoon days eh. So, mga 100 days, maaring ganun. Pero bago yan, nagkakaroon na siya ng ano, ng mga programa tungkol sa mga OFW. So, maganda na yung mga programa niya. So, sana nga matupad lahat ng mga pinangako niya sa ating mga Pilipino. Bumuto man o hindi bumuto, at least lahat, iisang lahi lang naman tayo, so magkaisa na lang sana tayo. Wala nang awayan, wala nang ano, wala na tayong magagawa kasi siya na talaga ang nanalo. Silang dalawa ni Sara. Ang hiling ko na lang ay sana nga lahat ng mga ipinangako nila ay patutupad nila. Not really 100%, but basta magawa niya yung naipangako niya, kalahati man lang dun sa sinabi niya ay magagawa niya. So manalangin sana tayo na sana magawa niya lahat ang mga nagawa niya, ang mga gagawin pa niya. Katulad ni Inday Sara, alam ko naman maganda yung tandem nila, so hopefully sana nga gaganda na yung Pilipinas. Gaganda na at magtiwala na lang tayo sa kanya na wala na yung mga ano, wala na yung mga kulay-kulay, wala na yung pula, green, pink. Alam nyo guys, sa totoo lang, black na lang sinusuot ko palagi o di kaya puti. Kasi minsan kapag nagsuot ka ng pink, sabi nila, ah, makalini ka. Pag nagsuot ka naman ng green, ah, makamarkus ka, makabibim ka, makapula, o ano. Eh, hindi naman ako mahilig sa pula. Green meron ako. Meron din akong pula, kaya lang, hindi ako mas talagang mahilig sa pula. Pag mapula yung damit ko, parang nagpa-plus. Pero susuot ko pa rin. Yun na nga guys, so natutuwa ako kasi yun na nga, at least nagkaroon na tayo ng talagang presidente
na aalis man si PRRD ay maitutuloy sana ni nilang magtandem ni Marcos at saka ni Sara yung mga maiiwanan ni Tatay Digong na project niya. Kasi 'di ba maganda naman, hindi naman natin pwedeng sabihin na walang nagawa kasi pinakita naman talaga nila, hindi ho ba? Kaya sana nga kung sino man yung nakapanood nitong video na to, wala nang wag na tayong mag-away kasi iisa lang naman ang lahi natin, so isipin na lang natin yung mga positive, huwag na lang tayo mag-negative. Kung ano man yung mga hindi bumoto o di kaya ayaw nila kay BBM, ayaw nila kay Sara, huwag na nating isipin yun kasi makikinabang naman tayo lahat yung mga pinagawa naman nila, yung pagagawa nila ng mga project nila ay katulad ng mga tulay na yan, alam ko naman na hindi ka dadaan dyan, hindi ka ano do. So, Pilipino ka pa rin, madadaanan mo pa rin yan. Huwag mo sabihin na, hindi ko naman pinagawa ito, hindi ako dadaan dito. Alam ka namang sabihin mo yung ganun, di mo ba? Kaya, yun na lang, nagpapasalamat na lang tayo kasi at long last, sa mga nakalipas na panahon na nagkaroon tayo ng mga ibang presidente, hindi naman sa wala silang nagawa, may nagawa din naman sila. Kaya lang, ibig sabihin, politika yan eh. Agawa ng posisyon yan, kaya wag na tayong mag-ano doon, no comment na lang tayo doon. Kaya magkaisa na lang tayo, yun na lang gusto kong sabihin para lahat naman tayo ng mga OFW, wala namang ibang hangad kundi umuwi sa ating bansa na mapayapa, na kung ano man yung nakikita natin sa ibang bansa ay gusto nating ikumpara sa Pilipinas, eh hindi po natin yung magagawa kung hindi tayo magkakaisa. Kaya ang hiling ko na lang, i-congratulate na lang natin yung dalawang nanalo katulad ni BBM Marcos at saka si Sara Inday Duterte. So, congratulations sa inyong dalawa at sana sa mga pinangako nyo sa mga tao noong kampanya ay magagawa ninyo. Hindi naman siguro 100% kasi alam ko na hindi naman agad-agad yun. Paunti-unti may nakikita. So, ayun ang gusto kong masabi. O talagang tuwang-tuwa lang ako, guys. Gusto ko talagang gawing i-message ito kasi mabuti nga may social media eh. Alam nga namang hindi katulad noon dati na pag walang YouTube, hindi mo nagsasalita ka lang mag-isa. At least ngayon, pwede, yung mga gusto mong sabihin, gusto mo na i-upload at mapapanood ng iba. Mapapanood ng iba kung ano man yung nasasaloob natin. Hindi katulad noon dati, walang-wala. So ngayon, at least nasasabi na natin kung ano yung gusto natin. So, salamat sa social media dahil kung wala ito, hindi namin may express yung sarili namin, kundi magsasalita lang kami ng magsasalita sa sarili nin lang namin kung ano yung nandoon sa damdamin namin. O di kaya, tawagan mo yung kaibigan mo, magsasalita lang kayo, nag-ano, minsan kapag na, yung natawagan mo, hindi pala baka BBM, o hindi pala maka-ano, so, sabihin, parang may mga ano pa, may mga komentaryo pa, may mga comment pa sila sa mga sinasabi mo. Hindi si ganun, wala naman siyang nagawa, yung ganun-ganun. So, at least, ako, hindi ko na pwedeng tawagan yung kaibigan ko, magsasalita na lang ko sa YouTube ko, i-upload ko na lang. Kung may natuwa, di salamat. Kung hindi sila natuwa sa sinabi ko, di wala akong magagawa. Basta ako, sinabi ko kung ano yung nasa puso ko. Yun lang, ako'y natutuwa kasi at long last, subukan naman natin si BBM. Ang tagal-tagal naman ng pinakinabangan ng ibang tao yung posisyon na yan. So, subukan naman natin yung iba, yung mga pagbabago naman.
why not na hindi natin bigyan yung pagkakataon yung mga bago, kung gaganda pa o kung ano, pero alam ko positive ako nagaganda ang Pilipinas. Sa totoo lang, ang gusto ko talaga kasi magkaroon tayo ng ang gaganda ng mga island natin, mga tourism. Pag malaki natin kung ano yung mga Pilipinas, kung anong meron sa atin sa Pilipinas, huwag na natin ipakita kung ano yung mga katulad nung dati na sinasabi nila. Pag pumunta ka ng Pilipinas, mapupugutan ka ng ulo, may mga nang ho-hostage. So takot yung mga foreigner na pumunta ng Pilipinas kasi yung palagi ang naririnig nilang mga balita dito sa ibang bansa. So, wag na nating ipakita kung ano man yung hindi maganda. Ipakita na lang natin yung magagandang tanawin sa atin para mahiyakayat nila yung mahiyakayat nila yung mahiyakayat natin yung mga ibang mga foreigner na pumunta sa atin. So, yun ang gusto kong iparating sa inyo na ako'y tuwang-tuwa at sana itong message na ito ay kahit man lang may makapansin o di kaya ano na tayo na nandito sa ibang bansa katulad namin na nandito sa France, na matutuwa naman sila kasi ina-appreciate natin kung ano yung kagandahan ng Pilipinas kahit man lang. Sa totoo lang, sa almost 35 years ako nandito sa abroad, isang beses sa dalawang taon ako uuwi, isang buwan o wala pang isang buwan, mga 10 days o 15 days, kulang na kulang para malibot mo ang buong Pilipinas. Hindi kong alam kung anong meron sa Pilipinas kasi hindi naman ako pa pwedeng maglibot sa Pilipinas. Hindi ko pang napuntahan ang Mindanao. Hindi ko napuntahan ang Davao. Pinagmamalaki ko lang, nakapunta ako ng Boracay. Yun lang ang napuntahan kong island sa atin. Hindi pa ako nakarating sa ibang mga island kasi paano ka makakarating doon? Kulang na kulang ngayon bakasyon mo. So ngayon naman, siguro naman, pag nag-forgood na kami, malilibot na namin ang Pilipinas. Makikita na namin yung kagandahan ng Pilipinas. Although na nakikita namin sa mga vlogger na pinakikita nila yung mga ibang mga islands sa atin na maganda. Sana nga makapunta rin ako dyan, makapunta. Kaya lang kulang talaga sa panahon. So yun guys, so maraming salamat sa inyong pakikinig at ako'y natutuwa na naiproclaim na yung ating presidente na si BBM, si Sara Duterte, at nagpapasalamat din ako sa mga senador na bagong elect, na lahat-lahat sila. Hindi ko nababanggitin, basta alam nyo na kung sino yung mga bago, na bago uupo. So, congratulations sa inyo at sana makagawa pa kayo ng magandang batas. Katulad ni, banggitin ko na lang, si Robin Padilla. Ni hindi mo akalain na ang isang Robin Padilla pala, gaganyan-ganyan lang siya kasi nabansagan nga siyang bad boy. Pero pag napanood mo yung kanyang mga interviews sa mga isiminay, hindi mo akalain na mas matanda pa ako doon. Pero nag-aral talaga siya, na inaral niya yung history ng mga Marcoses, yung mga ano ng martial law. Hindi ko alam kung saan niya na-research yung mga yun, pero nakakahanga siya talaga. Maganda rin yung mga pinapaano niya, yung mga batas, ipapasa niyang batas. Maganda ang unity ng Muslim at saka Kristiyano. Isang lahi lang naman tayo, magkaiba lang tayo ng paniniwala. Yun lang. Pero sa totoo lang, congratulations sa iyo, Robin Padilla, kasi sa totoo lang, hangang-hanga ako sa iyo. Hangang-hanga talaga ako sa iyo na talagang ang galing mo. Ang galing mo, idol, na magsalita. Talagang manunuot sa iyong isipan kung ano yung sinasabi mo tungkol sa mga history ng Pilipinas, yung
ano na hindi ko naman akalain na ganun ako, hindi naman sa totoo lang, ang alam ko lang basahin noon dati yung history ni Jose Rizal, yung mga ganun, pero talagang wala na, marami akong natutunan sa mga sinabi mo tungkol sa mga ano ba yung ibig sabihin ng ano ba yung sinasabi nila na federalismo, yung mga ganun na ngayon ko lang alam kong sabihin yung federalismo na sinasabi nila, pero ano ba ibig sabihin noon? No, ipinaliwanag ni Robin tungkol na ano yung kung ano yung ibig sabihin noon. So sana naman marami tayong natutunan at napapanahon na rin na talagang sana although may mga natitira pang mga senador na talagang dati na magagaling din naman sila, at least may pumasok naman na iba. So bigyan naman natin sila ng pagkakataon. So yun lang. So maraming salamat sa inyo sa mga bagong elect, mapa-senator, mapa-vice presidente, mapa-president, mabuhay ka Bongbong Marcos, mabuhay ka Sara Inday, Duterte. So maraming salamat sa inyo. Sana isa kayo sa pag-asa ng bayan na talagang naghihirap. Maibangon natin ang Pilipinas muli. Huwag naman natin sabihin na walang nagawa yung mga ibang administration. So may mga nagawa din, kaya lang mas pagagandahin pa siguro nila. So ito lang. So maraming salamat. Sana huwag kayo magalit kung sino man yung presidente ko. Hindi, yun lang yung sa akin, nagkakaroon lang tayo yung freedom of speech. So yun na lang ang gusto kong sabihin sa inyo. So yun lang, natuwa lang ako kasi yun lang nga, natuwa si mami, tuwang-tuwa. So mabuhay, mabuhay, mabuhay ang Pilipinas. At mabuhay ang bagong ilik na presidenteng BBM at Sara Duterte at ang mga bagong senador. So sa mga congressman, lahat-lahat na bagong mga elect na panibagong pag-asa ng bayan. So I also want to congratulate Mr. Tulfo kasi matagal nang gusto namin siyang maging senador dahil nakakatulong talaga sa bayan. So yun na nga, na-elect din si Rafi Tulfo. So idol, talagang maasahan ka din, matutulungan mo pa yung mga ibang kababayan natin bukod sa pagka-senador mo. So nandiyan ka na sa pwesto, so aasa kami na marami ka pang matutulungan na iba. Maraming maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye po. Bye-bye.